The parable Jesus gives us today explains why there is evil in the world. What is there evil in the world? Bakit may masama sa mundong ito? Ang ginawa naman ng Diyos ay pawang mabubuti ang ginawa ng Diyos. Hindi naman gumawa ang Diyos ng masama. Ngunit, bakit mararanasan pa rin natin ang kasamaan at ang masama? Una po sa lahat, let us qualify what is meant by evil in the parable today. The Lord uses the imagery of wheat and darnel. Wheat, ito yung trigo. Ay yung darnel, sometimes translated as weeds, ay hindi ito pangkaraniwang damo. Ito po yung damo na kamukha ng trigo, ngunit hindi namumunga. Kung may bunga man ay nagpapasama sa ani. Sa ani kasi nakakasama siya sa pag-ani, and then the whole batch of harvested wheat becomes spoiled because of the darnel. Kaya during the imperial times, the time of the Romans, sabotaging a wheat field with darnel was considered a crime deserving capital punishment. Binibitay ang sinuman ang gumagawa noon kasi it constituted economic sabotage. Can you imagine a field of wheat? Kakain, makakain sana ng tao, pero gusto mong sirain ang ani, kaya maghasik ka doon ng mga itong tinatawag na darnel, kamukha siya ng trigo, at pag-harvest ay masisira na yung buong harvest. Ang ginagamit ng Panginoon is an imagery coming from nature, kalikasan. Wheat and darnel, mga halaman. Ngunit sa kanyang paggawa ng kwento sa parable na ito, sa talinghagang ito, malinaw na sinabi ng Panginoon, "His enemy came and sowed weeds through his wheat and then made off." Kaaway ng farmer. At tinarong din ng mga tauhan ng farmer, "Sir, did you not sow good seed in your field? Where are the weeds coming from?" At sumagot yung may-ari ng lupa, "I see an enemy's hand in this." Nakita ko ang isang kaaway, ang aking kaaway ang may kagagawan nito. And why is that important, itong detail na ito sa talinghaga? Sapagkat ang tinutukoy na kasamaan o masama dito sa ating Panginoon ay hindi yung natural physical evil. Yun po bang bagyo, lindol, o virus? Masama yun. Kaya lang, bahagi ng kalikasan. Ay hindi natin masasabi
itong lindol na ito, makasalanan, masama. Di rin natin masasabi, itong virus na ito, masama ito, makasalanan. Ikalikasan yan eh. But what is clear in the parable is that when the Lord speaks of evil, He is not referring to physical or natural evil. Yung mga dulot ng kalikasan. He is referring to human action. Yung masama, kasamaan na nanggagaling sa puso at gawa ng tao. An enemy has done this. Now, if you go all the way back, kung sino itong kaaway ng Diyos na gumawa sa mga bagay na masama, we can all go back to the devil himself, yung Diablo. Yun naman ang mababasa natin sa aklat ng Genesis. Ngunit, alam din po natin na hindi lahat ng kasamaan dito sa mundo ay nanggagaling sa Diablo mismo. Maraming sa mga pinsala na ating nagagawa o nangyayari sa mundong ito, sa pahirap na ating dinaranas sa mundong ito, ay nanggagaling sa mga tao na nagpapahintulot na kumilos ang Diablo sa kanilang buhay. Kung sa gayon, nagiging kaanib ng Diablo. Sapagkat, pinapahintulutan nila ang paghihikayat ng Diablo sa kanila. And so, if we ask, why is there evil in the world? And I'm not referring to natural evil or physical evil. The Lord is referring to moral evil. Yung kasamaan na dulot sa masamang kalooban ng tao. This is the answer. Bakit may taong masama? Bakit may mga taong gumagawa ng masama? Lahat naman ng tao ay ginawa ng Diyos na mabubuti. Ngunit bakit merong mga taong kaanib ng sanhi ng lahat ng kasamaan, kaanib ng Diablo? Ito po yun. Dahil merong mga tao na nagpapahintulot na gamitin sila ng Diablo upang gumawa ng pinsala sa kapwa. And when do we become instruments of the devil? Instruments of his plans? When we become selfish. Kung ang ating kapakanan lamang ang ating tinitingnan at inaalagaan, inaatupag, kung pinapairal natin ang anumang mga masasamang damdamin na nandiyan sa ating kalooban. Inis, galit, envy, yung ayaw mong maapawan ka ng iba, dapat kinakailangan nasa unahan ka talaga. Ambition, pride. Sinasabi naman ng Panginoon itong mga bagay na ito. There was one instance in the gospel where the Lord says, hindi yung kinakain natin, hindi yung pumapasok sa ating bibig ang nagpaparumi ng ating kalooban, kundi yung nanggagaling sa ating puso, ang kalaswaan, ang galit,
ang pagmamalaki sa sarili, all these things. When we allow these vices, itong mga bisyong ito, ay ipinapairal natin sa ating mga puso. Ayun. Madali tayong mahikayat na gumawa ng masama. Ngayon po, ano pong kinakailangan natin gawin upang magapi natin ang masama na nasa ating kalooban? Because here, the Lord is not only speaking about society in general, he's not just talking about the church in general. He's also talking about each and every individual person. Napansin po ninyo, na kahit gaano man ang pagnanais natin na maging mabuting tao, parang umiiral pa rin sa ating sarili ang self-interest, ang kasakiman, ang pagkatamad, ang mga malaswa na mga desire. Itong lahat ito ay nandito sa atin. Sinasabi nga po, ito yung traces of original sin. Paano po natin magapi ang mga bagay na ito? Not by justifying evil. Maaari po kasi natin gamitin ang ebanghelyong ito at sasabihin natin ay gayon, ganun pala eh. Ang kasamaan ay likas talaga sa tao. Eh kung ganun naman pala eh, wala tayong magagawa. Sabi naman dito, eh hintayin nilang natin sa panahon ng paghukom. The day of judgment. After all, the Lord says, let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will order the harvesters. First, collect the weeds and bundle them up to burn. And then gather the wheat into my barn. Kung pahintulutan na lang natin na magkakaroon ng ugat ang kasamaan sa ating puso. At gayon din naman, kung pinapahintulutan na lang natin na lalaganap ang masama sa ating lipunan. Darating din ang panahon ng paghukom. But we don't have to wait for the day of judgment because the day of judgment is a terrible day. Because when we don't do anything here and now, at the day of judgment, wala na po yung tawaran pa. When God judges us, yun na yun. But here and now, at the moment when we can still do something, we must do something. Baka po iniisip natin, eh ganun, may mga masama, may mga masamang tao, kaya kinakailangang ano na natin, sugpuin na natin sila. Hindi na tayong maghintay sa panahon ng judgment. O sige nga, ano gagawin natin? Papatayin natin ang mga yan. Sino ba yung mga iniisip natin ng mga masasama? Sugpuin, patayin. Hindi rin yan ang gustong mangyari ng Panginoon. Sapagkat if we take into our hands the judgment that belongs only to God, we may pull up the weeds and take along the wheat with them. Kapag ang inisip natin ay tanggalin ang lahat ng mga taong masama,
baka po makasama tayo doon. O di po kaya makasama yung mga taong inosente. Pag ganun na lang ating gagawin. Kaya po, we have due process. Kaya po, may investigasyon, may pagsusuri. Kung sino man talaga ang masama, sino hindi. At yun po, ang cornerstone ng lipunan. Hindi maaaring summary executions na lang. Hindi maaaring, yan, ano yan, busher yan. Pag kinabukasan, patay. Kasi posible na meron ding magsasabi, iyang taong yan, yung nagtuturo ng ganyan, busher din yan. E ikaw na rin susugurin. May sinasabi, pag wala ka namang ginawang masama, wala ka namang dapat katatakutan. Eh hindi po ang nangyari ganyan. May mga batang 7 years old na namatay rin. Because this is not supposed to be done. Ang ginawagawa natin, kung ano, ang nararapat lamang sa Diyos. And so what needs to be done? Para sa atin, una po sa lahat, it has to be an act of the heart, and of the mind. Kung ano po yung masama, we don't justify. And we will have to affirm within ourselves, ang gawain ito ay masama, no matter if there is good intention. Kasi po, kapag sinasabi nating okay lang yan, masama yan, pero mabuti naman ang kahihinatnan. That's lumalabag tayo sa utos ng Diyos na makikita natin sa Romans chapter 3 verse 18. The end does not justify the means. Pag sinasabi natin na okay lang yan, total maganda naman ang intention. Pero kapag ito'y masama, ay talagang masama yan. No matter your intention. Therefore, we make a judgment mentally and affectively. Ang gawaing ito ay masama. Kaya hindi ko ito pahihintulutan. Wala man akong magawa dahil wala akong kapangyarihan, ngunit sa sarili ko, hindi ako sang-ayon sa ganitong gawain sapagkat ito ay masama. That's the basic thing. And then, huwag tayong palilito. Marami kasi sa atin, hindi natin malaman kung ano ang tama at ano yung mali. Bakit po? Eh kasi wala namang nagsisita. Wala namang naninindigan na ito'y masama. Parang lahat yata ay okay lang. Ay ganun po ang nangyari sapagkat marami sa atin ang hindi na naninindigan at hindi na nakakikita kung ano ang mabuti at ano ang masama. Ngunit sa pag-iisip pa lang, sa konsensya pa lang at sa salita ng Diyos ay malalaman na natin ano ang mabuti at ano ang masama. There is no confusion, my friends, if you do not confuse yourselves. Klaro naman yung Ten Commandments eh. Ang kinakailangan ay malinaw na pag-iisip. What is wrong and what is right? Do not allow yourselves to be confused by popular opinion. We have reason, we have conscience, and we have scriptures to instruct us. And here, if we reflect only
carefully, ay alam natin kung ano ang mali at ano ang tama. Kahit doon lang po, kung wala na tayong magawa kasi wala tayong kapangyarihan. But if we are clear about what is right and what is wrong, do not confuse yourself and stand steadfast, hold fast to what is the truth. Kahit sa sarili lang, kahit sa pangungusap. Then, we have not allowed the evil to infect our hearts and our minds. And a time will come. Judgment will fall on us. And then it shall be revealed fully kung sino ang gumagawa ng masama at sino ang gumagawa sa tama. In these confusing times na kung saan ay lahat parang naguguluhan tayo sa ating pag-iisip, naway maging malinaw ang ating pag-iisip at gawa. Let simply listen to our conscience. Let us listen to the word of God so that we may not be overcome by evil in our lives.